Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nang kabataan mo pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pangtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sagay mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kuminsan nakatutuwa, pero minsan nakainis na din. Yung kapag may nagka-counseling, ang dami-daming sasabihin. Tapos kapag nakakadalawang oras na kayo, yung bang nakikitang bata ka na sa pakikinig sa kanya, saka sasabihin, "Ah, Father, ito na lang pala ang huli kong sasabihin, yung concern ko." And it will turn out, yun pala ang pinaka-problema niya. Kaya nga kung minsan nasasabi ko, yun naman pala, ang dami mong pasakali eh. Pinagtakal mo pa, yun pala ang pinaka-problema. Katulad din ng mga ibang nangungumpisa, "Nako, sasabihin, ang kasalanan ng asawa, kasalanan ng anak, bago yung kasalanan niya, sakit sa ulo, di ba?" Kaya, tuwan-tuwa ako sa pagiging diretsyo dito sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, hindi lamang dito eh. Sa mga eskriba at pariseo, diretsyo rin siya. Mga mapag-imbabaw, mapagbalat kayo. Sa babaeng Samaritana sa may balon, diretsyo rin si Kristo. "Alam ko, wala ka pang asawa, sapagkat lima na ang kinasama mo at ngayon yung kinakasama mo, hindi mo pa rin asawa." Diretsyo siya kay Pedro. "Pedro, pagka bago tumila ako ng manok, itatatwa mo ko, hindi lang isang beses, kundi makatatlo." Diretsyo rin kay Judas si Kristo. Ayaw ng Panginoon ng paligoy-ligoy. Kasi ang tendency kapag tayo nagpapaligoy-ligoy, hindi natin agad ma-accept ang kasalanan natin, na pagkukulang natin. And therefore, hindi agad maibigay ng Panginoon ang kailangan natin upang tayo ay baguhin. Hence, in today's gospel reading, Jesus was so direct with Peter. "Do you love me?" "Mahal mo ba ako?" May misdiretso pa ba dito? No wonder. Si Pedro parang nabigla. Kaya nga po kung pagninilayan po natin yung Ebanghelyo sa wikang Grego, ang tanong ni Kristo kay Pedro, "Mahal mo ba ako?" Ang ginamit niyang term sa wikang Grego dito as regards love ay agape. Ang ibig sabihin ng tanong na ito, "Mahal mo ba ako?" in a sense na kaya mong ibigay o ibuwis para sa akin ang buhay mo. Ang sagot ni Pedro, "Opo, mahal ko kayo." Pero yung love na sinasabi dito ni Pedro ay philia o filio. In a sense, parang sinasabi ni Pedro kay Kristo, "Mahal po kita eh." Kaya lang, hindi sa level na tinatanong mo, "Mahal kita eh, kaya lang, baka hindi ko pa sa ngayon maialay ang buhay ko sa iyo." Nararamdaman pa rin ni Pedro yung sting, yung kamandag nung pagtatatwa niya kay Kristo ng tatlong beses sa pagkakataong ito.
At hindi yun ikinasama ng loob ng Panginoon na para bang, hindi mo ko love? No. Sapagkat yun ay na-expect ng ating Panginoon. Kaya nga, diretsyo yung kanyang tanong. Alala mo baga parang ang sinasabi niya kay Pedro sa pagkakataong ito, Pedro, huwag ka nang magmaganda, ha. Maging honest ka na, ha. Sumablay ka na eh. Aminin mo, mahal mo ba akong totoo? In a sense na kaya mong ialay ang buhay mo? And so Jesus was very direct. Kaya ang epekto, Peter was more honest. Kaya nga, yung kanyang need upang siya'y mabago ni Jesus, mas diretsyong na-address. Sabi ng Panginoon, okay, feed my sheep. Alalaumbaga, Pedro, sige ha, alam ko yung pagmamahal mo sa akin ngayon, filio o filia pa lang eh. Gusto ko maging agape yan, tulungan kita. Diba? Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pareho lang yan. Kaya ganito ang gagawin mo ha, para lumalim yung pagmamahal mo sa akin at dumako na sa punto na kaya mo nang ialay ang buhay mo sa akin, feed my sheep, feed my people, materially, spiritually, care for them, guide them, nourish them. Bagay na alam natin, mahirap gawin. O sino? Sino ang mas madaling mahalin, ang Diyos o ang kapwa natin? Ang Diyos. Kapwa natin, Diyos ba nakikita mo kung minsan? Minsan kunyari, di ba? Parang demonyo. Kaya mahirap magpakain. Mahirap. O di ba yan ang karanasan natin, mga sisters? Nag-uusap-usap nga po kami kung itutuloy pa namin yung community pantry. Sakit sa ulo. Lahat na ginawa mo, ang mga tao, unruly pa rin. Nagbigay na nga po kami ng mga stubs eh. Para alam na namin yung bibigyan namin, para organize na. May nagsusulputang walang stub. Sila pa yung nakikipag-away. Sila pa yung may ganang magsalita ng kung ano-ano, namimili daw kami. Tapos, napansin ko lang ha, wala pa yata ako nakitang nag-iwan man lang ng isang tilata. Puro pakabig. Ang dami pang nasasabi. Kaysa hindi daw ba pwedeng araw-araw? Kulang daw? Yun lang daw? Ay, walang iniwan yan dun sa isang sikat na personalidad. Nagpa-pantry, inorganize naman. Kino-ordinate naman sa barangay. Nakipag-usap sa barangay. E kontrolado ba niya mangyayari? Nagkaroon ng problema. Sa huli, ay yung mga kontra, ang dami sa kanyang nasabi na masasama. Nandiyang minura pa siya, at ngayon, siya pa ngayon ang nakadimanda. Sakit sa ulo, di ba? Tumulong ka na't lahat. Yan pang napala mo sa lahat. Kaya nga, ang sabi ko po sa mga madre, tutuloy pa ba natin ito, mga sisters? And I was touched sa sinabi ng isang madre, Sister Eva, Father, tamang sakit ng ulo, pero sinong magpapakain sa kanila? Totoo nga naman, right there and then, naramdaman ko yung feeling ng Panginoon nang makita niyo mga tao. Nahaawa ako sa kanila, nahabag sa kanila, kasi para silang mga tupa na walang pastol. Come to think of it, kung walang magpapakain sa kanila, kung walang gagawa sa kanila ng kabutihan, baka ang attitude nila mas masahol pa dyan. Kaya nga pansinin po ninyo, napaka makahulugan eh. Ang ginamit na paglalarawan ng Panginoon sa ating relasyon sa Kanya, tayo'y Kanya mga tupa. Ang tupa daw, ang isa sa mga syunga na animals sa mundong ito. Kasi ang tupa na makikita mo, manginginain, sabangin. Kaya kapag nabusog, mahuhulog. Ang tupa raw, makikita mo, gumagala yan saan? Sa teritoryo ng mga wolves. Akalain mo, doon ka gumagala sa mga kalaban mo. Kaya madalas, makain. Ay, talaga nga naman. Kaya, ang hirap alagaan. Ang hirap pakanin. At ganun din naman ang mga tao. Pero yun ang inaasahan sa atin ni Kristo. Kasama na rito ha. Yung pagpapakain mo, yung pag-guide mo, yung pasensya mo sa asawa mong irresponsable o kaya asawang makulit, kung ano yung ayaw mo siyang ginagawa, kung ano yung bawal sa kanya, ginagawa pa rin.
Kasama na dyan ang anak mong pasaway, mahirap espeleng eh. Kasama na dyan yung mga pinsan mo, yung mga apo mo, yung mga pamangkin, mga kapitbahay kaibigan na permis, na nakadepende sa'yo, na para bang ang tulungan sila yung obligasyon mo, na minsan hindi mo mapagbigyan, may masasabi pa sa'yo, di ba? Sakit sa ulo. Pero, bago ka mag-give up, sipin mo muna, kung hindi ikaw ang magpapakain sa kanila, sino pa? Tama, mayroon namang iba dyan na may kakayanan tulad mo. Mayroon niyang iba dyan, mas mayaman pa kaysa sa'yo, mas sikat pa kaysa sa'yo. Pero, kapatid, iba yung kakayanan eh. Ang kakayanan, common yan. Kahit nga ang mahirap, no one is so rich that he cannot anymore receive. No one is so poor that he cannot anymore give. Kahit mahirap, pupwedeng magbigay. Kahit mahirap, may kakayanan, tumulong sa anumang paraan. Kaya yung kakayanan, common yan. Kung may kakayanan ka, may kakayanan din yung iba. May mas kakayanan pa kaya sa'yo. Pero, yung malasakit, yung concern, yung love, yung care, hindi lahat meron yan. Hindi lahat malawak ang pangunawa. Hindi lahat malaki ang puso sa pagbibigay. So kung ikaw yan, hayaan mo nang ikaw. Tama! Mas mahirap yan kaya sa wala ka nalang pakialam. Pero, iyaan ang attitude na mas gusto ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat gusto niya, tulad niya, maging mga mabubuting pastol din tayo. At bago ka mag-give up ha, sipin mo rin, hindi ka lang basta pastol, tupa ka rin. Tupa rin ako. Tanga ka rin. Tanga rin ako. Ibig sabihin, nagkakasala din ako. May kakulangan din ako. May sumpong din ako. Pero pinagtsatsagaan tayo ng ating mabuting pastol na si Kristo. O isipin po ninyo, sa dinabi namin ng mga kasalanan ng mundo, ng tao, ano ang sabi niya kay Pedro? Pedro, feed my sheep. May ha, akin yan. Whereas pwede naman niyang sabihin, Pedro, ipinagkakatiwala ko na sila sa'yo. Tutal naman, ikaw ang unang santo papa. Iyon na, ayoko na. Ayoko na. Sakit ng ulo sila. Kaya feed your sheep na. Sa'yo na. No. Sabi niya, feed my sheep. Para bang, Pedro, pinaalagaan ko lang sila sa'yo. Akin pa rin sila. Love ko pa rin sila. Aalagaan ko pa rin sila. Kahit pasaway, pasakit ulo sila. So dapat, kung paano nagtsatsaga ang Panginoon sa atin, ganun din dapat tayo sa kapwa natin. Sapagkat dun mas lalalim yung filyo, magiging agape ang pagmamahal natin sa Panginoon natin. Bago ko magtapos, gusto ko lang itakel din yung puntong yun, ha? Kahit na tayo'y nagbibigay, kahit na tayo'y nagiging pastol, sa mga kinaukulan, sa aming mga binibigyan, sa mga nakikinabang, kami ay tupa pa rin naman. Ang tupa, nangangailangan pa rin ng nourishment. Kailangan din namin ng pagkain. Bagamat, kuminsan hindi na material food, kundi yung malasakit, pagpapahalaga, pagtatanggol sa amin, pag-care sa amin. Hindi nyo ba naiisip, lalong-lalo na ngayong pandemya, na mahirap ang pera? Hindi pinupulot ang pera. Ngayon, mas nagiging totoo yung kasabihan yan. Hindi pinupulot ang pera. Kaya sana naiisip nyo din, kahit panahon ng pandemya, nakakatulong pa rin sila. Paano kaya yun ay nagagawa nila? You see, kung yung mga nagpapakain sa atin na itatanong patungkol sa pinakakain nila, may pagkain pa kaya sila? May pampaaral pa kaya siya? May pampagamot kaya siya? May pang-ospital kaya siya? Sana tayo mga pinapakain nila, natatanong din natin sa ating loob patungkol naman sa kanila, may pera pa ba sila? May trabaho pa pa kaya sila? Natutulog pa kaya sila? Kaya pa kaya nila? May problema rin kaya sila? Hindi na mahalaga kung masagot natin yung tanong eh. Pero kung papaanong yung pagtatanong na yan ng mga nagpapakain sa atin ang nagbubunsod upang maramdaman nila ang pangangailangan natin, yung ding mga tanong na yan ang magbubunsod sa ating mga pinapakain patungkol sa mga nagpapakain sa atin,
yung pangangailangan din nila sapagkat sila ay tao rin. Nahihirapan din, kinakapos din, nasasaktan din. Kaya nga yung tulong ngayong panahon ng pandemya, hindi basta tulong yan, pagmamahal yan. Malasakit yan. I-appreciate mo yan. O kaya nga, di ba si Angel Luxin dati, naiyak siya. Bakit? Ba't siya naiyak? Hindi ito yung minura siya, ha? Hindi niya iiyakan yun. Naiyak siya kung bakit. Kasi dahil nga sa pagsasara ng ABS-CBN, syempre, at hindi na siya masyadong active ngayon sa showbiz, nabawasan yung scholars niya. Doon siya mas nasasaktan. Again, hindi pa rin para sa kanya, kundi para sa mga tutulungan niya. Ay, kamakailan nga po ay ganito. May dumalaw sa ating isang sikat na personalidad. Sikat siya hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang pagtulong on and off camera. Pero habang siya'y kausap ko, naawa ako. Kasi tingin ko gutom na gutom siya. Hindi sa pagkain na kasi malusog naman siya. Sorry po, ha? Nagugutom siya sa suporta, sa pagkapahalaga, sa taong magsasabi sa kanya na wala yan, pagsubok lang yan, malalampasan mo yan. Nauuhaw siya sa mga tao na makikita rin yung tamang ginagawa niya na marami naman talaga. At hindi yun nakapagtataka. Kasi kahit yung maya, kinakailangan ng maya ng hangin, ng wind beneath it winds, its wings, para makalipad siya. Siyempre, ganun din si Darna. Kaya sana, mga kapatid, maisip natin ito. Sa misang ito, ipagpasalamat natin. Una, ang Panginoon, siyang mabuting pastor sa atin, nagkikir, nagmamahal sa atin. Kaya nagpapadala siya ng mga tao sa atin ay magpapakain. Pagdasal din natin at pagpasalamat natin yung mga taong ganito na ginagamit ng Panginoon upang tayo ay pakanin. Realizing that, hindi lang sila basta pastor, sila ay mga tupa rin na nangangailangan ng suporta, malasakit at pagmamahal natin. Sana sila na tumutugon sa ating pagkagutom at pagkauhaw, ang Panginoon ang siyang tumugon sa kanilang pagkagutom at pagkauhaw sa larangan yan. Sa pamamagitan na rin ng pagkapahalaga natin na sana'y maramdaman nila sa kanilang buhay. Amen. Lagay natin ang ating